5 na knockout sa taong 2020 na nagsimula sa isang malakas na jab. Halina at sumama kayo at panoodin natin ang mga labang ito. Unahin natin ang laban ni Elvis Rodriguez at Danny Murray na naganap noong July 2, 2020 sa MGM Grand, Las Vegas, Nevada, USA sa ilalim ng Top Rank Promotion. Ito ay 6-rounder na laban sa lightweight division. Si Elvis Rodriguez ay isang prospect ng Top Rank Promotion na nagmula pa sa bansang Dominican Republic na may record na 6 wins, lahat ito ay puro knockout at wala pang talo. Habang si Danny Murray ay may record na 5 panalo at 3 talo. Si Rodriguez ay hawak ng isang kilalang trainer na si Freddie Roach, na trainer din ng madaming kampyon. Kasama na nga dito ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at iba pang Pinoy na kampyon. Kaya asahan mo talaga na mabangis ang prospect na ito. Sa umpisa ng kanilang laban ay makikita mo na nagtatantsahan ng dalawa ng kani-kanilang jab, habang si Murray ay panay ang pakawala ng kanyang left jab at nagsa-sidestep pa kanan. Kahit alam niyang delikado ito, dahil si Rodriguez ay isang kaliwete, gusto niyang subukan ang kaliwa ni Rodriguez. At sa 2 minutes and 20 seconds mark ng round 1, kamuntikan na nga siyang abutin ng kaliwa ni Rodriguez. Magpatuloy nga ang laban ng jab nila hanggang sa umabot ng 1 minuto na lang ang laban. Tinamaan si Murray ni Rodriguez ng isang napakalakas na counter right jab na nagpabagsak sa kanya at binilangan ng referee si Murray. Ngunit hindi na ito nakayanan pang tumayo. Panalo by a TKO victory si Elvis Rodriguez sa unang round ng laban. Tumungo naman tayo sa laban nila Terence Crawford at Kell Brook noong November 14, 2020 sa loob ng tinatawag nilang The Bubble MGM Grand, Las Vegas, Nevada, USA. Si Crawford ang may hawak ng WBO World Welterweight title at si Kell Brook ang kanyang challenger. Si Crawford ay undefeated champion na pang-apat sa pound-for-pound ranking ngayon. Siya ay may record na 36 wins, 27 by knockout at walang talo nung mga panahong iyon. Habang si Kell Brook naman ay may record na 39 wins, 27 by knockout at may 2 talo na nanggaling kay Triple G at Errol Spence Jr. na parehas siyang pinabagsak. Kakagaling din lang niya sa 3 sunod na panalo bago pa ang laban kay Crawford. Ang 2 boksingerong ito ay parehas magaling. Si Terence Crawford ay kilalang knockout artist na magaling magpapalit-palit ng stance. Pwede siyang orthodox, pwede din siyang southpaw. At talagang malakas ang mga suntok sa magkabilang kamao. Ganon din si Kell Brook, isa din siyang heavy puncher. At ang kanyang pamatay na suntok ay right straight. Isama mo na ang matitinding left jab na nagpahirap kay Triple G at Errol Spence Jr. Tail of the tape muna tayo mga paps. Sa unang round ay nagpapakiramdaman pa ang dalawa. Makikita din dito na parehas silang naka-orthodox stance. Tulad ng sinabi ko kanina, si Terence Crawford ay isang switch hitter. Pwedeng kanan, pwedeng kaliwa. Parehas pang may knockout power. Sa round na ito ay parang battle of the jab ang nangyari. Sa pagpasok ng round 2, makikita dito na si Kell Brook ang nakakalamang dahil madami siyang napapatamang malalakas na jab. Ang lead jab niya ang nagpapahirap kay Crawford na makapasok sa kanyang depensa. Nakakatama din si Kell Brook ng 1-2 combination habang paunti-unti lang ang sagot ni Crawford. Bago pa nga matapos ang round 2, mapapansin dito na nagpalit ng southpaw stance si Crawford. Sa round 3, patuloy ang palitan ng malulutong na jabs. Nagsimula nang makuha ni Crawford ang kanyang distansya at kumukonekta na ang kanyang mga suntok kay Kell Brook. Dahil na din siguro sa pagpalit niya ng stance na southpaw. Patuloy ang mga patama ng kanilang mga jabs. Namamagana din nga ang ilalim ng mata ni Crawford. Sa round 4, palitan agad sila ng kombinasyon. Sa pagpasok ng 2 minuto ng laban, balak sanang magpakawala ng right straight ni Kell Brook. Ngunit naunahan siya ni Crawford na isang matinding jab na nagpabagsak sa kanya. At binilangan nga siya ng referee. Halata kay Kell Brook na siya ay napuruhan. Ngunit gusto niya pang ituloy ang laban.
Kilala nga din si Crawford na kapag nakaamoy ng dugo, agad niya itong tatapusin. Siya nga ang kinikilalang best closer pag ganyan ang sitwasyon. Kaya naman nagpakawala agad si Crawford ng 5 punch combination at lahat ito ay tumama sa mukha ni Kel Brook, lalo na ang double left straight. Kaya naman inihinto na ng referee ang laban. Wagi si Terence Crawford by a 4th round TKO at napanatili ang kanyang WBO title belt. Felix Verdejo ng Puerto Rico laban kay Masayoshi Nakatani ng Japan noong December 12, 2020. Si Felix Verdejo ay may record na 27 wins, 17 by knockout at isang talo, habang si Nakatani ay may 18 wins, 12 by knockout at isang talo. Sa unang round pa lamang ng laban ay talagang bakbakan agad. Kapag makakatama si Verdejo ay agad namang nabawi si Nakatani. At nang magbitiw si Verdejo ng isang kanan na sumapol sa panga ni Nakatani, ito ay napabagsak sa lona. Muli nga itong tumayo at binilangan ng referee. Kitang kita na sobrang nahilo ang hapon sa kanang binitawan ni Verdejo. Pero palaban ng hapon, hindi ito nagpapatalo at nakikipagsabayan pa. At sa round 4, isa na naman kanan ang sumapol sa panga ni Nakatani at napayakap nga ito kay Verdejo habang nakaluhod ng isa niyang tuhod sa lona. Ngunit tuloy pa rin ang laban dahil matibay talaga ang hapon na ito. At sa round 7, dito na nakabawi si Nakatani. Nakuha na niya ang kanyang distansya at panay ng sugod dahil ramdam na din niya na napapagod na si Verdejo. Kaya sunod-sunod ang mga kombinasyon na binibitawan niya. Sa round 8, tuloy ang pagsugod ni Nakatani. Nahuli niya nga si Verdejo ng malakas na left jab. Ngunit nakabawi ito ng mas malakas. Nanginig nga ang tuhod ng hapon, kaya napayakap na lang ito kay Verdejo. Sa pagpasok ng round 9, tuloy ang hapon sa pagsuntok. Nakatama uli ito ng isang malakas na kanan at napatras si Verdejo sa corner. At nang magbitaw si Nakatani ng malakas na jab na sumalubong sa panga ni Verdejo, doon pa lang alam na na matatapos na ang laban. Ngunit bumangon pa nga si Verdejo at nakatikim pa ng isang malakas na kanan. Doon na nga inihinto ng referee ang laban. Wagi si Nakatani by round 9 TKO. BNB Sports PH nga pala mga paps. Palike and share naman ang aking mga video. At kung bago ka lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button and hit mo na din ang notification bell para lagi kang ma-update pag may bago akong mga upload na video. Hanggang dito na lang mga paps. Peace yo!